Hello, mga kaibigan. Ay, kahit naka-lockdown tayo, mayroon pa rin nagpapagawa na mangilan-ngilan at kailangan nila ito. Ito ay emergency light. Ang problema nito, mga kaibigan, ay di ba siyempre kalimitan ang emergency light pagka parati siyang nakasaksak, di ba? Sasaksak natin, ha? Ito nga pala ay Firefly FEL205L, yan ang model niya. Binuksan ko na nga pala ito. May battery siyang 6 volts 4.5 ampere. Diba siyempre kalimitan ng emergency light, parati siyang nakasaksak. Pagka nawalan siya ng kuryente, automatic siyang mabubuhay, diba? So ngayon testingin natin, sasaksak natin. Ayan. So, nakasaksak siya, di ba? Ayun, meron siyang indicator light, power light. It means na ano siya, charging, nag-charge siya. At itong battery nga pala nito, mga kaibigan, ay okay naman siya. Bago pa to, eh. Di ba pag ito nga pala, no? Di ba pag nawala ng kuryente, bunutin natin, kunyari mawala ng kuryente, mag-iilaw siya. Ayan, dapat dire-diretso siya. Ayun, mag-automatic siyang namamatay agad. At ito ang ating alamin, mga kaibigan. Hindi naman sasabihin sa battery dahil kita ninyo naman, testing natin, malakas yung battery niya, eh. O yan, patay siya, dapat nakailaw siya, eh. I-check natin yung battery. Ayan, check natin yung battery. Natin ang battery. Negative, positive. Ayan, kita po no, kita po nyo 6.3 volts. Dapat may ilaw siya. Pagka pinipindot ko itong on, i-on natin siya. Umiilaw siya. Ayan, no? Ilaw siya. Oh. Kaya lang hindi siya nagsiswitch ng permanent. Kahit lagyan natin ng tester, tingnan natin kung siya ay ano mangyayari pagka iniyo natin siya dito. Wait na lang tayo. Ayan. Okay. Ayan. Meron naman siya, eh. Kaya lang namamatay. So, yun ang ating alamin. Okay. Standby lang kayo dyan. Hi. So, yun mga kaibigan, na nakuha ko na yung sira. Ganito lang pala, mga kaibigan, na ang sira lang nito ay battery. Mahina na siya.
tsaka ano, magcha-charge siya pero mahina na siyang, mahina na ang kanyang ano, mahina na ang ampirahe pagka nagkakameron na siya ng load. Maano na siya, bumibitaw na yung kanyang switching transistor dito. May switching transistor yan dito, Ereo. Itong dalawa. So pagka hindi na kaya ng kanyang voltage, bumibitaw siya. Kasi 6 volts ito eh. At buti na lang meron ako ditong 6 volts rin na battery ito. Pang motor, tinesting ko muna siya. Ayan o. Nilagyan ko siya ng load. Binunot ko siya dito sa battery na to. At ayan, sinaksa ko. Ayan. Kaya nag-charge siya. Ayan. So actually mga kaibigan, full charge naman ito eh, kagabi. At ito eh, ginagamit ko sa pangilaw sa dagat. Pagmasdan nyo mga kaibigan at bubunutin ko. Hop, bubunutin ko. Ayan, naka-ano siya, naka-connect. Ayan. Naka-connect siya doon, nag-charge. Ngayon, bubunutin ko siya. Ayan. Bunot na. Ayan, di na siya nag-charge. Ayan, may ilaw na siya. Diba, hindi na mamatay. So, yun lang mga kaibigan. Kung meron kayong ganitong klaseng emergency light, pagka ganun ng problema, alam nyo na, battery. Kalimitan naman yan mga kaibigan sa mga emergency light. Ang kalimitang masisira at bumibigay ay itong battery. Lalo na pagka binuksan nyo siya at wala naman kayong nanotice na may sunog dito sa kanyang circuit, ay siguradong battery na. Ito ay makakabili naman kayo nito, siguro mga 350 ito. Okay, so yun lang, ang dali lang ano. Sa mga subscriber ko, kung sa mga bago pang mag o sa walang alam na may gamit na ganito mga emergency light, tandaan nyo lang, yan lang ang sira nyan, battery. Madali lang naman magpalit yan, may nakatornilyo lang yan doon, tapos bubunutin lang nyo to yung kanyang supply ng battery. Yan, kakabit nyo na, makikita nyo naman yan at masusundan nyo. So yun lang mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa video ito. Salamat. Tsaka sa mga subscriber ko nga pala, salamat, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo sa channel ko. At sa mga hindi pa, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and hit the button bells para ma-notify kayo kung meron akong bagong video. Okay, next video ulit mga kaibigan. Bye-bye.